Isa si Mark Magnifico magsayo sa pinakamatunog noon na susunod na magiging world champion. Tubong tagbilaran Bohol si Magsayo at gaya kay Manny Pacquiao ay lumaki din sa hirap itong si Sano. Napanood si Manny Pacquiao na lumaban at nagkampiyon, kaya naman nagkaroon ng pangarap ang batang Magsayo na sundin ang yapak ng kanyang iniidolo, ang ating pambansang Kamao. Sa edad na 17 ay pinasok ni Mark Magsayo ang pagiging professional boxer, nagkaroon ng sunod-sunod na panalo at nakakuha pa ng WBO International Featherweight title. Hawak na siya ng Ala Promotion na nakabase noon sa Cebu, pero pagkatapos magkaroon ng malinis na kartada na 17 wins 0 loss 13 via knockout ay nilabanan niya ang veteranong Japanese champion na si Shota Hayashi para sa pangatlong pagdipinsa ni Magsayo sa kanyang titulo, at ito na din ang huling laban ni Magsayo under ng Ala Management. Nangyari ang nasabing laban noong November 25, 2017 at ginawa ito dito sa Pinas sa baluarte mismo ni Magsayo sa Tagbilaran, Bohol. Isang laban na walang atrasan ang nasaksihan si Babaw ng Lona, parehong matibay at malakas, pero nang ibabaw pa din si Kabayan. Nanalo siya sa pinakahuli niyang laban under ng Ala Management, at ang hapon na kanyang kalaban na si Shota Hayashi ay nagretiro na din agad matapos itong matalo ni Magnifico. Halina't ating balikan ang huling laban ni Mark Magsayo sa Ala Management at panoorin ang napakamaaksyong laban ng dalawa, Magsayo kontra Shota Hayashi. Yeah.
pala si Kenneth Tuber, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!